ako ang kuya inyo. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, bago ko pa lang na-discover ang YT channel mo, napadpad ako dito sa paghahanap ng kasagutan sa naganap kong experience tungkol sa aking pamangkin. Naghahanap ako ng mga suggestions sa Google kung ano ang dapat kong gawin nang lumabas ang mga tito stories mo sa aking search results. Naaliw ako sa mga stories na aking napakinggan at nagkaroon ng kasagutan ng aking mga katanungan dahil sa mga stories dito. Mula noon ay nahook na ako sa iyong channel at napagdesisyonan ko na rin na ibahagi ang aking karanasan. Well, parang ano to ah, bago to at least, di ba? Minsan yung mga nare-receive nating story mula dun sa mga pamangkin nila, kinikwento nila yung tito. Ngayon naman, mismong sa tito manggagaling yung story, no? Ako nga po pala si Joe. Mid-30s na ako ngayon. 5'11 ang height ko. Moreno at medyo dad bod. Pero hindi naman mataba. Naninirahan na ako sa ibang bansa kasama ng aking asawa at anak. Umuwi lang ako last December dahil may namatay sa aming kaanak at sakto rin para makapagpasko na rin dito sa Pinas after 10 years. Naiwan sa abroad ang aking mag-ina at doon sila nagpasko dahil biglaan lang din ang naging pag-uwi ko sa Pilipinas. Maliit lang ang aming bahay sa Pinas, dalawa lang ang kwarto, isa para sa aking mga magulang at isa para sa akin. Dahil nga nasa ibang bansa naman ako ay ang aking pamangkin muna ang gumagamit ng aking kwarto para may kasama na rin ang aking mga magulang sa bahay. Ang aking pamangkin naman ay si Argel, anak siya ng aking pinsan, 12 years old na siya ngayon. Huli ko pa siyang makita dati ay 2 years old pa lang siya at ako pa nga ang madalas mag-alaga sa kanya dati nung baby pa siya. Kasi tumitigil siyang umiyak kapag ako ang nakikita niya. Nagulat ako nang makita ko si Argel dahil malaking bata na pala siya ngayon. Hanggang balikat ko na siya ngayon at nagsisimula na magbago na ang kanyang boses. Ang term nga dito sa amin ay malaking bulas daw ang batang yun dahil siya ang pinakamatangkad sa mga kaklase niya. Tahimik lang si Argel. Nagsasalita lang siya sa tuwing tatanungin ko siya. Lagi siyang abala sa kanyang cellphone dahil sa online games. Mabait naman si Argel at hindi mabarkada. Lagi lang nasa bahay kahit na Christmas break nila sa school. Sa makatuwid, Kuya E, dahil siya ang gumagamit ng kwarto ko eh naging magkasama kami sa kwarto. Bagamat iisa lang ang kama sa aking kwarto ay ipinaglatag na lang siya ng foam ng aking inay sa floor at ako naman ang gumagamit ng kama. Dahil nga Christmas season, last month, laging may inuman dito sa mga kapitbahay namin. Isang gabi, nasobrahan ako sa pag-iinom at hindi ko na halos alam kung paano ako nakauwi. Madaling araw na yata noon nang magising ako at nakaramdam ako na gusto kong sumuka. Bumangon ako at nakalimutan kong andun nga pala si Argel at natutulog. Aksidente kong natapakan ng natutulog na si Argel at nadapa ako. Hirap na hirap ako maglakad papuntang CR at inabutan na ako ng pagsuka bago pa man ako makapunta sa CR. Nang medyo nahimasmasan ako, pagkatapos sumuka ay tatayo na sana ako nang mapansin kong nakababa pala lagpas tuhod ko ang aking shorts at brief. Naisip ko na kaya pala ako hirap na maglakad eh dahil sa nakababa kong shorts at brief. Nagtataka ako bakit nakababa ang aking shorts pero iniisip ko na lang na naubuan ako sa pagkakadapa ko. Nasa isip ko pa noon na buti na lang ay hindi nagising si Argel at hindi ako nakita sa ganoong itsura. Nilinis ko ang aking suka at naligo na rin para bumaba ang amats ko. Medyo gumanda na ang pakiramdam ko. Pinatay ko na ang ilaw sa kwarto at humiga na rin para matulog. Hindi pa siguro lumalalim ang tulog ko ay may nararamdaman na naman akong kakaiba.
This time, iba na. Parang may mainit na bagay sa paps ko. Unti-unti kong iminulat ang aking mata, hindi muna ako gumalaw at dahil madilim ay wala akong makita. Pero hindi ako pwedeng magkamali. May lumalantak sa aking paps. Nasasarapan naman ako sa nangyayari pero nagtataka ako kung sino yun. Hindi na lang ako nagpahalata na gising ako. Bagkus, in-enjoy ko na lang ang sarap na dulot ng paglantak sa aking paps. Kahit na ulo lang ng paps ko ang kaya niyang lantakan, ay sobrang sarap pa rin ang nararamdaman ko. Dala pa rin siguro ng ilang araw na rin akong hindi nagpapalabas noon kaya nadala na rin ako ng L. Wala na akong pakialam kung sino man yung lumalantak sa aking paps ng panahon na yun. Kapriyon. Nilamon na ako ng sarap ng kamunduhan. Hindi ko na nga kinaya at pumutok na ang aking bulkan sa bibig ng lumalantak sa aking paps. Hindi niya pinigilan ang paglantak hanggang sa huling katas. Kahit nakapagpasabog na ako ay hindi pa rin niya tinigilan ang paglantak sa paps ko hanggang nakaramdam ako ng sobrang kiliti. Kaya tumagilid na ako para mailabas ko na ang aking paps sa kaniyang bibig. Para akong naubusan ng lakas matapos ang tagpong yun, Kuya E. Narinig ko na may pumasok sa CR at nagbukas ng ilaw. Tiningnan ko ang higaan ni Argel at wala siya doon. Hinintay kong matapos ang tao sa CR at nakumpirma kong si Argel nga iyon. Walang ibang tao sa kwarto. Kami lang dalawa ni Argel. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Si Argel nga na aking pamangkin ang lumantak sa aking paps at wala ng iba. Hindi ako makapaniwala na sa batang edad niyang yon na 12 anyos ay magagawa niya yon at sa akin pa na tito niya. Naisip ko na kausapin siya at pagsabihan bukas tungkol sa ginawa niya na hindi magandang tingnan yon lalo na at magkadugo kami. Pero sa mga dumating na araw ay naging busy kaming lahat dahil nagdatingan na ang mga kamag-anak namin na galing din sa ibang lugar. Hindi ako nakakuha ng tiyempo para kausapin si Argel. Nagkaroon din kami ng roommates dahil doon din natulog sa aking kwarto ang aking pinsan at kanyang anak na maliit. Sa floor lang din sila naglatag ng foam pero sa opposite side ni Argel sa kabila ng aking kama sila natutulog. Isang gabi ay nagising na naman akong may lumalantak sa aking paps. Natakot ako dahil andoon nga ang aking pinsan at ang kanyang anak kasama namin sa kwarto. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kahit alam kong hindi tama ay natatalo ako ng sarap ng aking nararamdaman sa paglantak ni Argel sa aking paps. Sa madaling salita, Kuya E, nagtulog-tulugan na lang ulit ako hanggang sumabog ang aking bulkang mayon sa bibig ni Argel. Sa pagkakataong iyon ay hindi pumunta ng CR si Argel at dumiretso lang sa paghiga at natulog. Lalo akong hindi nakatulog sa pag-iisip na nilunok ng aking pamangkin ang aking katas. Isa pa naman yun sa fetish ko, Kuya E. Kinabukasan ay gulong-gulo na ang aking isip. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin at saan magsisimula. Ayaw ko rin kasi na magkatroma siya kung sakaling pagsabihan ko siya. Kaya naisipan kong maghanap sa Google ng suggestions. Namangha ako sa mga kasagutan na aking nabasa sa internet. Marami pala ang mga ganitong encounter tulad ng sa akin at kaibahan nga lang kalimitan. Ang nagkwekwento nito ay yung pamangkin. Yun ang sinabi ko kanina. Napagtanto ko rin na nasa curiosity stage lang ang aking pamangkin sa ngayon at siguro na mas mabuti na rin na sa akin niya tinuklas ang kanyang curiosity dahil baka pag humanap pa siya sa labas ay may sakit pa ang kanyang makuha. Isang beses ko nang sinubukang i-open ito kay Argel pero parang may pumipigil sa akin at hindi ko na ituloy. Nakaalis na ang aming mga bisita, Kuya E, at kami na lang ulit ni Argel ang nasa kwarto ko. Aaminin ko sa inyo, Kuya E, na halos gabi-gabi na akong nilalantakan ni Argel habang ako ay tulog. Pero as usual, tulog-tulugan pa rin ako sa tuwing ginagawa niya yun sa akin. Inisip ko na lang na ilang araw na lang din naman ay paalis na ulit ako at pagbigyan na lang siya dahil nasasarapan rin naman ako at hindi rin naman ako ang nag-initiate ng ganito sa kanya. Yun. Okay, putol ba to or may kasunod ng story mo? No?
Okay, Joe, maraming salamat sa yung letter. No, sabi ko nga, kaiba nga to kasi usually nagkikwento yung pamangkin, ngayon naman yung mismong tito. At dun sa kwento mong ito ay nagpapakita na may mga ganito talaga mga pangyayari na ginagawa ng mga pamangkin na minsan alam naman talaga, 'di ba? Minsan sinasabi nung ano, natulog, sabihin hindi niya alam kung gising ba yung tito niya or what, pero ito syempre naman talaga, no, kung may gagalaw ba naman sa isang parte ng katawan mo na alam mong may talagang may kiliti, ay magigising ka talaga, no. So, yun. Maraming salamat sa iyo, Joe, sa isang kwento ito na mula naman sa perspektibo ng isang tito, no? Dati-dati kasi laging mga pamangkin yung mga stories, no? Well, anyways, pwede mo siyang kausapin nga ng masinsinan kung gusto mo pa rin na maayos or what. Pero siguro, isipin mo na lang na si Argel ay na ganun na... curiosity ba yun? Ilang beses niyang ginagawa, o siguro at least napagtanto niya sa sarili niya na ganun talaga siya o ganun yung gusto niya. So, well, mahirap man sabihin, pero at 12 years old, baka dumiretso na siya sa pagiging ganyan, no? So, ang i-expect natin hanggang paglaki, baka madala na niya yan kung talagang sabi mo nga halos gabi-gabi na ginalantakan ka na niya. So, hahanap-hanapin niya yan, lalo na pag nakaalis ka rin. So, sa iba naman niya gagawin yan or susubukan, halimbawa sa kaibigan o sa kabarkada, no? Kung hindi mo siya kakausapin din, or pwede mo rin siya kausapin, pero kung ganyan talaga siya, wala kang magagawa na pagpapabago sa kanya, no? Anyways, maraming salamat sa iyo, Joe, at maraming salamat sa iyong kwento. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.